Hello? Hold up! Hola! Hello po sa mga bangga natin sa masayang afternoon. Kung masayang afternoon nyo, edi maganda! Oh, syempre. Tsaka ano, partner, dahil nga kahit Martes ngayon, dire-diretso na hanggang weekend yan. Truly. Sobrang sarap ng pakiramdam nang wala kang problema. Lahat ng mga bills mo, nabayaran mo na kagad ng umaga. Ay, sana all. Sana all, no? Sana all talaga ganun, sana all. Lalo na yung, kunwari, Jimbo, yung mga gagawin mo, mahaba mong listahan, lahat na asikaso mo na, kaso hindi, mag-iisang taon na naman, lahat ng plano mo, natabunan na naman, di ba? Correct. At, teka lang, pardon, may iba lang tayo, no? Na, ano? Yeah, joke lang. Hinahak mo. Pagpakinan ko may laptop ko. At syempre, sa lahat mo ng mga panggapo natin na papauwi na partner kasi alam mo naman, pag gantong oras, marami na kasi mangot pa uwi kasi nga ang traffic pa. Yes! Parang wala na, no? Parang itong pandemic, no, partner, normal na lang. Kasi, di ba, naka-experience ka ng traffic. Totoo. Tapos, at saka, wala na. Wala ng social distancing, magkakatabi na lahat. Wala nang gustong lumabas actually. Lalo na nung Sabado, nung Sunday, nung Feb 14. Di ba? Parang walang ano, parang walang talagang... Siguro naging props na lang yung face shield tsaka face mask. Kasi ano, ngayon, kunwari may mga magde-date. Mm. Ang haba ng pila pero yung iba, chinatsaga, pero yung iba talagang wala, uwi na lang. Kasi ang hirap, sobrang hassle, di ba mga pangga? And mahirap pa ngayon dahil nga baka mamaya makakuha ka ng sakit. Yeah. Tapos uuwi ka, may mga matatanda, may mga bata, o di ba? Buti sana kung ikaw lang, di ba? Kung pabaya ka, ikaw lang mamamatay. Tsaka hindi lang ni partner kasi kung meron ka matanda o talagang mga senior na kasama sa bahay, nasa delikado. Delikado. Nga, iwas pa rin po tayo, ha? Pero para, eto, ito na. Hindi ko alam kung makakaiwas ka dito, Jim. Sa ating tanong, nako. Masaklap po ang ating tanong ngayon, mga bangga. Eto nga po, ikaw ba? Kaya mong magpaubaya? Ayan, ako. Habang inaayos ko tong aking laptop. Magano kayo, mag-comment po kayo kasi live po namin babasahin ito ni Sheena sa mga bangga po natin na nakatutok ngayon at ako yung magsasalamin. Parang hindi mo kaya magpaubaya. Ikaw, Jim? Hindi kasi partner, kung talagang... Wala lang, di ba? Kaya di ko kaya. Di ba nga, ginawa ko na? Ay! Diba? Nakala ko, di ba? Pero syempre, di ba, decision nyo pa rin yan, napag-uusapan, tsaka masarap nang wala kang problema sa buhay. De, totoo naman yun. Alam nyo, yung pagpapaubaya, parang ang ano yan eh, katumbas niyan eh... pagsasakripisyo eh, no, Jim? Sakripisyo. Ang hirap magpaubaya sa totoo lang kung selfish lang tayong lahat. Siyempre kung ako yun, di ba? Kung selfish ka, ha? Ay, balo ka dyan, hindi kita ipapaubaya. Pero hindi eh. Ang pagmamahal ka sa iba eh. Lang sa, ano, dalawang... Di ba? O, balo kayo. Di ba? Pero hindi. Hindi ganun ang totoong love. Kasi ang love, di ba, dapat yan eh, totoo. Alam mo yun? Yung talagang kailangan, mahal ka niya nang walang halong... Echos, di ba? Kasi kung kunwari, memories na lang po ang pinangahawakan ninyo or baka yung sasabihin ng iba, eh wala. Wala na. Ang pangit. Ito partner, oh, gaya na sabi ni Yasmin, sabi niya, yes, Jim Shee, kaya ko. Twice ko lang ang nagawa eh. No regrets kasi pareho naman silang happily married ngayon. Yun yung sinasabi. Alam mo partner, yung sinasabi ko, yun ang magandang ginawa rin ni Yasmin. No? Ang sakit ano, nun! Parang masaya ka na dahil nakita mo silang masaya, okay na yun. Basta may panibagong chapter ng buhay mo na eh. Yung iba nga, Jimbo eh, yung medyo ouchy talaga ng bongga ha. Yung kapatid, di ba? Yung merong kapatid, tapos matagal sila. Ang nakatuluyan, yung kapatid! Sakit doon eh. Alos buong buhay mo, makikita mo sila. Ang hirap doon. Actually, hindi ko alam gagawin ko na pag gano'n nangyari. Di ba? Ang hirap doon. Maliba kung mag-ibang bansa ka, hindi ka nababalik dito sa Pilipinas. Totoo, ang hirap nun mga bangga. Siyempre, mag-a-adjust ka, tapos makikita mo lahat ng mga pangarap mo, sila yung gumagawa. O, ito partner, sabi naman to ni ano, puro malakas sumagot dito, puro mga kababaihan eh. Paano yung mga kalalaki? Comment naman kayo. Boys. Ang sabi ni Melit Resma, sabi niya, kaya naman kahit masakit, doon siya masaya eh. Ay! Kahit masakit. Pero,
hindi mo rin masasabi, no, mga pangga. Kasi minsan nga sinasabi nila, lesson lang naman daw yan sa buhay natin, di ba? Kaya mo nararanasan, kaya yan darating, para matuto ka, di ba? And baka hindi lang talaga siya yung nakatadhana for you. Baka, oo. Hindi pa naman huli ang lahat. Hanggat buhay ka pa, may pag-asa. Pero malay mo, may plot twist. Nagpaubaya ka, tapos bumalik. Oh, diba? Teka, meron akong, makwento ko lang. Meron akong kaibigan. Actually, kapit-bahay din namin to. Ano siya, ghetto girl. Karoon sila ng kanya-kanyang buhay. Siyempre, high school pa to. Hanggang sa nagkaroon ng asawa yung kapitbahay namin at kapamilya, tapos na iba ng landas, natsugi yung asawa. Tapos ngayon, naging single mom, at nagkataon, nagkita sila. OMG! Nagkita sila, ex niya na, nagkita sila, hanggang ngayon sila na, magkasama. Yun ang maganda rin, ano nangyari. Pero masakit dahil nga, diba, natsugi yung asawa. Pero alam mo talaga, di ba? Di ba? Hindi nila. Sabi nga sa akin, pag nagkukwento kami, hindi ko nga alam kung paano kami nagkabalikan. Eh. Grabe, hindi no? Hindi namin alam kung paano kami nagkita ulit. Siguro tinadhana. Yun ang sinasabi. Kasi, sabi nga eh, totoo yan. Kahit sabihin natin, taga Marikina, malit lang Marikina, hindi ah. Kumbaga, kayo talaga yung pinag-adya, di ba? Di ba yun ang reason ng mga ibang mga pangga natin na parang, hindi, malit lang mundo. Totoo. Sabi nga nila, kahit anong mangyari, di ba, kung talagang kayo. Oy! Love will lead you back daw. Love will lead you back. Alam mo, ngayon, ang dami nila ng anak na ngayon. Napunan ng pagmamahalan lalo. Kasi, di ba, syempre, may plano. Siguro may, dati, nung araw, may mga ano sila, pangarap na sa buhay, may plano sa pamilya, di ba? Ang sad at the same time, nakakatuwa, di ba, na nagkabalikan sila. Pero sad lang na syempre, may namatay muna, di ba? Yun din ang kadalasan din kasi naging way, no? Kaya kung bakit nagkakabalikan yung iba na mag-ex, di ba? Nagkataon pa single nung si lalaki, di ba? At ako, meron akong ex din partner, pero muntik na rin kami. Talaga? Ano naman yun? Nagkaroon kami ng... Okay, kwento ko na, no? Oh, sige. Pero nasabi ko na rin kasi kento nangyari na. So, almost 4 years kami magkasama nung ex ko. Ano pa ako nun? Dancer pa. Wow, dancer. Ayun, pero ang tagal nandun, ha? 4 years yun, ha? Oh. Nakakala ko siya na. O, nag-iwalay kami. Nagkaroon ng pamilya. Tapos natsugi yung asawa, nagkita kami. Oh, pero, tapos? Pero, muntik na. Napigilan ko. Sorry na. Wow, napigilan. Kasi syempre hindi tama. Oo. Galit si Milky. Gagalit si Milky, patay ka. Pero dati pa yun. Pero ang mahirap. Diba, may pinagdidikit ulit ng tadhana eh. Oo, diba? Sa, pero tukso na pala siya. Oo, iba na yun eh. Nagiging tukso na eh. Pero umiwas na lang. Eto ngayon, Jim, ang mahirap. Mamaya ito yung talakayan natin. Bibitinin lang natin. Sige. Paano pa yung mga naka one night stand lang? Nako. Alam mo yung one night stand, nabuntis, kailangan mong pumili. Ano ba, magpapaubaya ka ba? Kahit na alam mo nagmamakaawa siya na please patawarin mo ko, hindi ko sadya, hindi ko siya mahal, ikaw ang mahal ko, tatanggapin mo ba? OMG. Alam mo, parte natutuwa yung mga pangga natin. Uy, sa mga taga Green Hills, ang dami nang nakikinig sa ating ngayon. Uy, thank you po. Sana po buong Green Hills. Oo, sana, no? At magpa-advertise na rin kayo. Nakatutok sa atin yung mga nasa cellphone, ang V7 dyan sa Green Hills. Hello po. Sorry naman. Hello po. Grabe, sa inyo, mga kuya. Sila. At ang dami doon natuwa sa pagbati natin sa kanila. At patingin, paano yung natuwa? Natin, paano humiti kayo? Patingin. Ayun, Lapit pa naman sa office namin ng Green Hills. Pag tayo na pumunta dyan party, siguro, ay, kilala mo. Oo nga. Mabubasesan tayo. Pag pwede na pating bumisita, bisita kayo dito. Oo, diba? Lapit lang, tapos dala kayong cellphone. Okay. Ayan, natuwa. Ayan, reply tuloy. Ang sabi niya, papati po, si mga kapatid nating Muslim pala to, partner. Hello po! Ano yan? Salam alaikum. Basta, diba? yung salita nila dun eh. Pero, marunong ako nun, Jim. Marunong ka? Kasi mami ko may dugong Muslim. Ah, diba? Okay. Ruka sa walay. Tapos si daddy mo, Chinese. Halo-halo nga dugo namin. O si pinapapati niya, si Abdisai Batowa. Diyan. Ang dami ah. Okay, kung nga, baka makita mo. Patingin! Ayan. Sumaba.
Hello po sa mga kapatid. Hello kay Abdi sa Batoan. Hello po. Hello mga taga ano yan, partner, mga taga Green Hills. Grabe. Hello. No? Hello po sa inyong lahat dyan. Hey, pero hindi po sila yung ano ha, yung nakikita nyo sa Green Hills na, di ba partner, kapag ano yung Koreano, hindi po sila, mga Muslim po sila. Kasi may tatanong, anong sayo? Kaya anong sayo? Anong sayo? Muslim po sila. Mga mahal natin Muslim yan. At saka siyempre mga Korean. Hello, hello sa inyo. Kasi tatanong sila, bakit mga Koreano ba yung mga? Hindi, tinatanong anong size mo. Anong sayo? Anong size mo? Anong gusto mo? Ano bang inaanap mo? Ganon. Okay. Dahil dyan, eto na. Eh, maya-maya po, babasahin natin ang inyong mga komento. Yun yung sitwasyon natin ha. Paano nga kung may naka-one night stand and gusto niya magkabalikan? Magpapaubaya ka ba? Dahil nagbakaawa sa'yo yung girl na palayain mo na siya, nabuntis niya ako. Ganon. Sagot na mamaya. Okay, sa ating pagbabalik kaya naman, tutok lang dito sa number 1. It was 6.7 Energy FM. Huwag ko sabihin radyo, sabihin mo. All the times that you're